Okay guys, katapos ko na ng nuclear stress test dito ako sa ospital. Sabi ko nga, wala nang mas-mas dito. Ang iron nila ito. So, puno yung waiting room ng doktor. Puno. Cardiologist ko puno. Meron doon pana. Yung anak na lalaki. Malaki na lalaki. Sinamahan niya siguro. Going up. Sinamahan niya siguro yung Ala, going up pala to. My scavenge. Okay. Okay. Yan. Yun nga, may bantay na lalaki. Sinisipon. Sinisipon, grabe. Nakaka-irita eh. Kasi yung lalaki, halos kaharap mo na eh. Singa pa rin na singa sa tissue eh. Sabi ko, gusto ko sana sabihin na, ito mga ganito dapat ang nagmamask. Hindi yung, baka sabihin ng iba, akala ko ba ayaw mo sa mask? Hindi sa ayaw, yung, ayoko yung nagmamask for the wrong reason. At walang dahilan. No? So yun nga, no? Ano yung nuclear stress test? Dito yung ordinaryong stress test, no? Yun nga, nilagyan ako ng access. Nag-inject sa akin ng radioactive dye. Sabi, 6 hours ang half-life, bali, in 3 hours, mag-fade na daw yung radiation. So, radioactive pa ako. Okay, sabi ko, sige. Then, pinituran yung heart ko before and after. So, pagka-inject nung radioactive dye, pinituran ako. Pagka-picture, lakad-lakad, nag-treadmill na ako. So, nag-treadmill na ako, buka na yung siguro yung mga arteries and veins ko. Picturean ulit. Sana ko, para tipicturean yung puso. Okay, so malupit yung malupit yung treadmill. Ito yung treadmill na na iniiwasan ko kasi continuous treadmill. Let me go to the car. Ito na ako sa car. Continuous yung treadmill, no? Tapos babantayan talaga yung puso mo. Yung puso ko umakyat up to 158. 158 beats per minute. 100. Saan ba ako? Yeah, dito. 158 beats per minute. Tapos yung blood pressure ko habang nagte-treadmill, 168 per over 92. No? Park. Adon. Oh, bale, ito yung parking lot, oh. Covered parking, multi-level parking, libre yan. No parking fee. Okay, so yun, nuclear stress test ako. Yun nga, doon sa nagtataka, bakit dyan ka nagpa-hospital eh? 50 minutes, wala bang malapit sa inyo? Yeah, may mas malapit sa amin, 50 minutes ka eh. Kaso nga, noong 2018, pagkatapos kong mag-duty sa clinic, ang pasok namin alas 4 eh. Kasi yung mga pasyente nag-start mag-dialysis alas 5. So dapat alas 4 ano na. Nagtrabaho ako ng almost 13 hours. Tapos alas 7 ng gabi nag-basketball ako dito sa Sugarland, Texas. Wala akong kilala, lakas ang loob ko. Punta lang ako. No? Tapos yun niya, pagkatapos doon ng first game, nag-collapse ako. Collapse ako. Tapos, separate kwento yun. Ginawa ko na ng video, no? Buti na lang ito. Yeah, within 5 minutes, dumating na yung 911. Dumating na yung 911. Tapos, in 10 minutes, nandito na ako sa hospital na to. Actually, hindi pala dito sa St. Luke's. Pero 10 minutes lang yun. Okay? So, kaya dito na ako nagpapacheck up kasi siyempre, pag natake ka, hindi ka makakapili ng doktor sa hospital. So, dito sa pinakamalapit. Anyway, so,
Ganyan nga, kaya dito ako nagpapadokto, dito yung cardiologist ko eh. So, ano pa ba ikukwento ko sa inyo? Napaka-complicated na araw ko ngayon. Kasi, ang tawag dito, itong nuclear stress test, kailangan, huwag ka kumain, fasting, gutom na ako. Tapos, hinold ko pa yung medicines ko last night, tsaka kanina umaga, ibig sabihin na ako minom, para hindi maapektuhan yung test. Hindi nga pwede magkape kasi pag nagkape ka daw, sisingilin ka ng $200 kasi magpo-false negative daw. Imagine mo $200 kasi daw naka-order na ng isotope. Isasaksak sa akin. So okay, sige, yeah, gutom na ako. So yun. Nagmamadali ako dahil 50 minutes to, di ba? Yung kotse ng anak ko, yung middle child, nakaharang sa likod ko. Yung Expedition, ang kotse ko, no? Tapos siya, Nissan Sentra, nasa likod ko. Sabi ko sa kanya kanina, hey, can you move your car? Kasi punta nga ako sa hospital. Sabi niya, no, you can use my car. Sabi ko, okay, sige, gamitin ko na yung kotse mo. Mas maganda ka, mas matipid eh. Kasi malayo-layo to eh. Ngayon naman, tumawag yung misis ko. Tumawag daw yung school. May lagnat daw si AJ, yung bunso. Kailangan daw pick-upin. Ay, paano yan? Dala ko yung kotse niya. So, kanina, nag-aalala ako. Kasi gagamitin niya Expedition ko eh. Sanay siya sa sedan, tapos gagamit siya ng napakalaking sasakyan. Sabi ko, mag-ingat ka, lalo na yung turns. Wide turn yan. Kasi, malaki. Baka makasagi ka. Although, malapit lang naman yung school ni AJ. So, yun, napaka-complicated. So, habang nagtitreadmill ako, naisip ko, baka makasagi yun ah. Hindi naman niya kasi dinadrive yung sasakyan ko eh. Imagine mo naman, nagkataon pa kung kailan talaga. Nandito ako sa ospital, malayo. Anyway, nag-text lang siya na, kaya nga kanina tumatawag pa habang nag-treadmill ako eh. Paano daw iusog yung chair? Yung chair niya. Kasi power seat kasi yun eh. Ayun ako. Pero ngayon, at least okay na. Sa bahay na sila. Anyway, so yun nga ang kwento ko, no? Kukwentuhan lang tayo, no? Kaya andito, nagpa-check up ako. Wala naman akong nararamdaman. Ano lang, para lang sa regular check-up. Alam nyo naman, siyempre, mga doktor dito, bago niya ako i-check-upin uli, pinatest niya muna ako. So, next week, 2D echo naman. Okay, binayaran ko dito, nagulat ako, no? $750 yung nuclear stress test. Tapos next week daw, mas mahal yung 2D echo. Matawagan ko na lang mamaya. Lunch siya normal. Pero nagbayad na ako kanina. So, isa rin yan sa i-discuss ko, no? Kasi yung hipag ko, no? Last time na kinukumbisi namin pumunta ng US, sabi, ay, ayoko dyan kasi mahal dyan. Mayroon daw siya maintenance na, ano, na gamot pag dito sa US mahal. No? So, yeah, i-address natin. Hindi katulad sa, ano, sa Qatar. Nasa Qatar sila eh. Libre daw. Socialize eh. Tapos, parang sa Canada, ganun din. Libre din kasi socialize ang healthcare. Dito kasi, dito sa US, may trade-off kasi, you will receive the best possible healthcare, pero kailangan mong bayaran. Hindi pwedeng libre. You will receive the best possible healthcare, pero kailangan mong bayaran. Case in point, si Chris Aquino. Nagulat ako kay Chris Aquino, ha, nung ano, ha, yung latest niya na video. Parang ano, okay na. Kasi dati, bago siya dinala dito, alam mo, mamamatay na eh. Dahil tatlo yung sakit niya, di ba? Leukemia, lupus, kung ano-ano pa. So yun, nagulat ako. Ngayon magaling na. Tapos, para may idea kami kung saan siya naka-check-in eh. Ano ba, hindi pala nila tinanggal yung lids ko. Okay, miss. Sabay ako na magtatanggal nito. Meron pa dito. Sa baba. Anyway, so yun nga, no? Nung bago siya dinala dito, mukha mamamatay na eh. Dinala dito. Galing, maganda na itsura niya. Sabihin, ano, no? Sabihin, ano na talaga, parang nag-improve. Grabe yung improvement.
So regardless sa politics nyo, no, ako hindi ko rin gusto si Chris eh, pero syempre dapat i-respect natin ang human life. So nakakatawa kasi nailigtas dito, no? So yun nga, you will receive the best possible healthcare pero kailangan mong bayaran. Hindi pwedeng libre. Hindi pwedeng ang galing na ng healthcare tapos libre pa, parang napakaano naman. So yan ang sinasabi ng mga taga Canada or yung ibang ano, maski taga UK, no? Libre nga, kaso you have to wait. And sometimes hindi ka makakapili. Diba? Sabi nila, hindi pa ako nagpupunta sa lugar na yun. Ilan sila naririnig ko, hindi ka makakapili ng doktor mo, hindi ka makakaano, maghihintay ka. Dito, pag kailangan mo na, gagawin na talaga sa'yo, ililigtas ka na at lahat. Pero kailangan mo lang bayaran. Meron naman ano, tawag dito, yun nga, kailangan mo lang mag-ano. Kasi yan yun eh, capitalism yan eh, free enterprise eh. Diba? So, ganun. Ano pa, ano pa yung gusto ko i-discuss? So, nag-fasting nga ako, no? Hindi ako kumain. So, ngayon, pauwi na ako, lunchtime na eh. Alas, past 12 na, mag-alaw na na. Sabi ko, ano kaya, dumaan ako ng buffet. May nakita akong buffet kanina, pamunta rito eh. Sabi ko, hindi, mag-Jollibee na lang ako. May dadaan ako rin kasi yung Jollibee eh. Diba ako nga, bintana. Tint kasi eh, dilim. Yan. Para maliwanag. Okay. So, yun. Dito rin pala sa ano, may mention ko lang nung na-heart attack ako noong 2018. Actually namatay na ako eh, nag-stop yung heart ko. Two times or three times nila akong ano, shinak. Anyway, nung naka-recover na ako, nasa recovery room pwede na ako kumain, no? Bibigyan kanila ng ano, menu. Galing. Alam mo yung una ko ang in-order ko, cheeseburger. Tapos yung kaibigan namin na Pilipina, may shota siya na puti, Amerikano, no? Sabi sa akin, no, you're badass. Ako, why? You just had a heart attack and you're eating a burger. Papakatotoo lang kasi gutom ako noon eh, antay na yun eh. Ilang beses ako nag-fasting eh. Tapos ano pa? Mamaya Friday ngayon, no? May basketball mamaya mga Pilipino eh, alas 7. Hindi ko pa matansya kung kaya kong maglaro kasi, yun nga, nag-fasting ako, tapos puyat ako eh, nagluto ko lechip lang kagabi. Tapos kung ano-ano pang ginawa ko, natulog ako, past 1 o'clock na. So, hindi ko alam kung kaya ko mag-basketball. So, doon na sa nagtatanong, no, bakit ka nagpa-basketball ka pa rin? Eh, yan pala, na-heart-attack ka na pala, tumumba ka na sa court, yan. I-bring up, ano ko, i-share ko sa inyo yung napanood ko sa Y-Files, no? Sabi niya, ano, bakit daw may mga taong tumatalon sa aeroplano, no, skydiving, may mga nagre-race, nagsa-racetrack, no, pwede kang mabangga doon, o nag-scuba diving, pwede kang malunod doon, yeah? There are some things worth doing, kahit daw delikado, there are some things worth doing. Why? Because you want to experience life. You want to live life. And then later on, pwede mo ikwento, no, sa mga anak mo, sa apo mo. Hindi yung, ano, ini-imagine mo lang or nanonood ka lang, no. Yun daw yung, ano, yung regrets eh. Yung mga bagay na hindi mo ginawa. Actually, yung mga regrets daw. Yung mga bagay na hindi mo ginawa. Hindi yung sa mga ginawa mo. Anyway, plus meron naman akong go signal sa cardiologist ko dito, no. Yung cardiologist ko, Middle Eastern yan eh. Si Dr. Yasir. Yeah, so ano, magaling yung cardiologist ko rito eh. Matalino siya, hindi lang sa ano, pati sa ano eh, sa buhay. Kasi sabi ko sa kanya, nung tatanong ko, pwede pa akong mag-basketball sa kanya. Sabi niya, sabi ko, is there a possibility that it will happen again? Or my stent will get dislodged? I mean, I don't know. We don't know, sabi niya. Hindi daw niya alam yung what will happen tomorrow. So, sabi niya, I don't know what will happen tomorrow. Live your life. Okay, so yun. As if you, ano, as what you intended to. Parang ganun yung sinasabi niya sa akin. No? Live your life daw. So, 2018 ako na heart attack. Nang August 9, 2018. October 2018, umuwi ako ng Pilipinas kasi namatay yung tatay ko. Sabi ng doktor ko, di ba, live your life. Ay pagsuntukan ako dyan sa White Plains.
No? Nayaya kami mag-basketball dyan sa White Plains. Nako. Napagsuntukan ako dyan. It's not my ano proudest moment, pero sabi nga mga Amerikana, it is what it is. No? Pinagtanggol ko yung kapatid ko eh, kasi sinuntok eh. Anyway, so, din lang, shoutout sa White Plains, no? Lugar na mayayaman, no? Pag pumasok kayo dyan, lahat kayo dapat may ID, no? Kala ko dati, driver lang ang hinga na ID. Hindi, lahat na sakay ng kotse, bibigay ID. Binigay ko nga ID, Texas driver's license eh. Tapos yung, ang nakaka-disappoint sa White Plains, no? Pag papunta ka doon sa court nila, ang kipot ng daanan. Ang kipot ng daanan, one way lang. Napaisip ako nung naka-uwi na ako, sabi ko, pucha, kung napaano pala, delikado yung ano, pwede kami ma-ambush doon ha. Hindi na ako makabay kay US. No? Ang kipot ng daanan sa ano, papunta sa basketball court dyan sa White Plains. Buti nakalabas kami ng maayos. Anyway, ibang kwento yun, pero ginawa ko ng video yun eh. No? So, yun nga, no? Hindi naman sa naghanap ka ng trouble nung, di ba, 2018 ako na heart attack. 2019, inakit ko naman yung pinaka mataas na bundok dito sa Texas, which is Gumo, G-U-M-O, Guadalupe Mountains. No, 8,571 feet. So, inakit ko yun mula, 5:30 ng madaling araw. Nakababa yata kami nung kasama ko, alas 8 na ng gabi. Oh, so that's me, yun talaga eh. Sabi nga ng doktor ko, wala namang assurance sa bukas, buhay ka pa eh. O bukas, patay ka. So, gawin mo na yung gagawin mo. Yun ang interpretation ko doon sa sinabi niya sa akin. And then, sabi ko, wala namang regrets. No? So, yun lang. So, hopefully nag-enjoy sa kwentuhan natin. Ganyan talaga buhay ko eh. No? Hindi naman sa ano ka, naghahanap ka ng sakit ng ulo eh. Ayoko kasing mabuhay rin na nakakulong lang or nandiyan ka lang sa isang sulok. Mag-iintay ka na lang talaga ng oras mo. That's not life para sa akin. Hindi yun. So, yun nga. Kaya sinishare ko sa YouTube channel ko yung mga adventures namin. Look it up. Inano ko naman yan eh. Nilagyan ko ng playlist pa iba-iba. Hindi lang puro guns. May mga hiking din. May mga adventures talaga. So, that's it. Mahaba na tong video na to, no? So, next time na kwentuhan ulit kasi kailangan ko na mag-lunch. Punta akong Jollibee. Bye-bye.